gutom na kami. Dumayo pa kami dito. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, pero balitaan namin kay mamaya. So, wala pa din kaming maisip kung saan kami kakain. Siguro dito lang sa malapit, kasi wala kaming panggas. Ganap lang kayo makakainan. Ikot-ikot kami. May iba lang yung view. Nakakapagod din yung work from home. So, bibili po kami ng lababo. Lababo ba? Six and a half hours later. So, sa huli, wala rin kami nabiling lababo. Dahil di namin alam yung sukat. Wala. May nahanap mo. Ah,
Tumblr. Parang maliit. Maliit ba to? Omae wa mou shindeiru. Sana, finish na. Bigat yung baon ng manong ano, elementary. Pag ganito, medyo elite ka dati pag elementary ka pa eh. Mas laman ng aray, Milo. So, hindi pa rin kami nakabili. Wala na kami nabili. Tingin-tingin lang kami. So wala kami nabiling kahit na ano. Kumain lang kami. Okay, dapat yung bago ka bumili, nakailang isip ka muna. Canvas lang itong kailangan. Canvas. Titingin ka lang, pero wala kang bibilhin. Titingin. Window shopping. O, para pagbalik mo, alam mo na yung bibilhin mo. Kaya yung mahihiya na magtanong lang kung magkano. Kasi pera nyo yung gagastusin nyo. Hindi yung pera ng mga pagtatanongan nyo. Nabili. Pero wala naman talaga kami balak bumili. Tingin-tingin lang muna. Canvas lang muna, tas re-budget. Pero kumain talaga. Yun talaga yung goal namin eh, makakain. Ngayon lang ulit kami nakatikim ng mga ibang naman na menu. Ay, hindi dala ata. So, ayun. Huwag kayang mahihiyang mag window shopping. Okay, may iyang magtanong kung magkano. Kapag bibili ka, una, kung kailangan mo ba talaga. Kung para saan ba yung bibilin mo, kung makakatulong ba sa iyo, o gusto mo lang, o kailangan mo talaga. Alawa, magbasa ka ng reviews at manood ka ng reviews. Dapat alam mo yung pros and cons ng bagay na bibilin mo, lalo na kung gadget yan. Para pag ginamit mo tapos nakita mo na yung cons, hindi magre-reklamo ka dun sa binilan mo na pangit pala. Mali ka dun. Kasi hindi ka nagbasa or hindi ka nanood. Pangatlo, mag-window shopping ka or mag-canvas ka. Hindi pa pa rin yung makikita mo siya ng personal or mahahawakan mo siya ng personal. Huwag kang mahihiyang magtanong lalo or magpasis dun sa mga sales lady or salesman or kung sino mga agent yun nandun. So, okay lang magtanong kahit di ka bibili. At least nakapag-canvas ka. Kaya ka nga nagka-canvas eh, para makita mo yung difference ng mga presyo kung yun talaga yung pumapigil sa'yo na bilhin yung bagay, yung price. Hindi naman lahat tayo may pambili. So, kailangan sulitin natin yung pera na meron tayo. Tapos, yun, yun na pala. Huwag mahihiyang magtanong kung mayra. O kaya mahihiyang magpa-assist kasi pera nyo yung gagastusin nyo. At kung may doubt ka, pwede ka lumabas. Maglakad-lakad ka muna. Isipin mo, kailangan ko ba talaga yun? Huwag kaya maging impulsive buyer. Kailangan wise kayo. Lalo na ngayon, mahirap pag wala kang pera. Pero hindi masamang i-treat ang sarili paminsan-minsan. Kailangan din natin yan. Pero dapat, wise kayo sa pag-spend ng money. Yun lang. Pauwi na kami. So, bye! Bye!